Hello mga kaluya, ngayong araw ay tuturuan ko naman kayo sa kung paano magproseso or magferment ng cacao bean. So, ang fermentation kasi is one of the critical process or pagproseso ng cacao beans natin para makakuha tayo ng napakasarap na lasa ng tsokolate at yung napakagandang aroma. So, after po natin ma-slice ang mga cacao pods natin, nilalagay natin siya sa fermentation box, no? Sa mga large scale, ang gamit po talaga doon ay yari sa kahoy. Pero ito po is ito pong fermentation na ginagamit namin are fermentation crates na granted din sa atin na Department of Agriculture at ng munisipyo po ng Silang. So actually, sa experience naman namin, okay rin naman, napaka-efficient din naman itong ganitong gamit sa pag-ferment. Ngayon, kailangan lang na para mas maging efficient siya, dapat minimum of 5 kilos na wet beans ang nilalagay. So, tingnan po natin ang laman. Yan. Yan. So, yan. So, pag natapos po namin yung ano, pag natapos po yung pad slice, so pag makikita ninyo, ito na po yung tinatawag na wet beans, no? So, nilalagay lang natin siya dyan sa fermentation crates. Tapos, i-ferment natin siya for 4 to 6 days. So, depende po sa flavor na gusto niyo. Dahil ang nagdidikta po ng lasa ng tsokolate, ng flavor niya, at yung different notes niya ay depende sa fermentation. So, of course, other than the variety po ng cacao, ito talagang fermentation ang major knob or major control para sa pagpapalasa at sa magandang amoy po ng tsokolate natin. So again, para siyang, pag nakita nyo po ang cacao beans natin, para siyang yung fresh na buto ng santol. So yan. So sa amin, bali ang best practice po namin kasi dapat ang fermentation, during fermentation, kung magpe-ferment kayo ng 5 hanggang 6 na araw, dapat ay araw-araw po hinahalo natin ang buto. So kami, ang ginagawa namin, para hindi na mahirapan na maghalo dito sa loob ng fermentation crates, ay kumukuha kami ng empty na fermentation crate, tapos dun namin nilalagay. So in a way, yun is naiikot na rin namin yung ano, nahalo na namin yung cacao beans. Yan. So, kunin lang natin siya. Ilagay sa kabilang empty tray. Hanggang sa maubos po natin ang paglilipit ng wet bin. So, yan po ay hinahalo natin araw-araw. Yan. Ubus na po natin ang laman. So, ito pong fermentation box is composed of yung pinaka main bean niya. Ito po. And then, sa ilalim niya ay meron siyang drip pan. Ayan. So, yan pong drip po na yan. Yan po ay, kumbaga yan po yung katas ng wet beans natin. At yan po ay marami pong ginagawa dyan. Pwede po siyang maging suka. Pwede siyang maging fruit juice. Some other groups po gumagawa na sila ng wine out of that. So, yan po yung dripping. So, kaya ang ganda po ng sa kakao, wala pong tapon eh, no? Ayan. Ayan. So, after 6 days po, ito na po ang ating fermented na dried beans. So, sa makikita nyo po, ang kulay niya ay nasa golden brown na. So, fermentation po, bali, ililipat na po natin itong mga beans na ito sa ating drying area.